Oras na para sa number one game show sa buong bansa, ang Family Feud! Let's meet our two teams! Susugod na mga kapatid ang Sandwich! Walang aalis! Dapat kayong magstay kasama ang bandang Q-Shea! Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Energy dito sa studio, siyempre, ano ba? Kayo ayos ba kayo dyan? Ayos na ba? Energy yeah! Alert! Dito, grabe energy dahil kahit Biyernes at matraffic na naman, okay lang yun, basta chill muna kayo dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, ang Family Feud! Ngayong gabi, makikipag-rakrakan tayo sa dalawang bandang mahigit dalawang dekada nang gumagawa ng musika at nagpa-perform ng live. So, unahin natin ang iconic Pinoy alternative rock band na nakaka-LSS dahil sa mga kantang Sugod! Oh, alam niyo yun! DVDX, Betamax, and a lot more led by Raymond Marasigan. Here's Sandwich! Raymond! Idol, pakilala mo naman yung mga makakasama mo sa Sandwich ngayon. I'd like to introduce the personnel before we blast the kit guitar from Jeg, my man. S-A-N-D-W-I-C-H. We got Mike D on the drums with the four-track clan. S-A-N-D-W-I-C-H. We got Mong from the Chico Sai clan. S-A-N-D-W-I-C-H. Grabe, ha? Hanep, ngayon lang ako nakarinig ng ganitong pagpapakilala. Napakahusay. Ito, ang Sandwich po, hindi lang po pangalan ng banda. Siyempre, pagkain din. Pero kung ibang merienda naman ang hanap ninyo, pwede namang banana cue. Kasi dyan galing ang pangalan ng isa pang unforgettable band that gave us the hits Stay, Sorry at Ulan, ang Q-Shea. And team captain, ang kanilang lead vocalist and rhythm guitarist na si Ruben Caballero. Sir Ruben, sino-sino ba makakasama natin ngayon sa Q-Shea? Yes, si Van X, lead guitar namin, pinaka-sexing gitarista ng buong Pilipinas. Yeah! And of course, our bassist namin, si Fritz, si Papa Fritz, Papa Don Fritz. And of course, our pinakamalakas pumalo na drummer, si Sario. Sario! What's up? All right, guys, eto na. Hindi po ito Battle of the Bands, kundi pagalingan na humula ng mga answers sa isang daang Pinoy na sinurvey natin. Ganun lang po kasimple. At ang winning team natin ay pwede mag-uwi na up to 200,000 pesos. At bukod pa dun, siyempre may bonus pang 20,000 para dun sa gusto nating tulungan na charity. Kaya good luck kung sino man mananalo sa inyo. Alamin na natin na sabi ng survey. Sir Raymond, Ruben, let's play round one. Here we go. Top 6 answers are on the board. Ito na ang tanong. Kung ikukulong ka, anong klaseng tao ang ayaw mong makasama sa selda? Go! Rames. Rapist. Rapist! Walang ganon. Ayaw natin sa selda. Survey says... Hop, mataas. Pero, Ruben, pwede pang makuha number 1. Kung ikukulong ka, anong klaseng tao yung ayaw mong makasama sa selda? Serial killer. Serial killer. Meron din, mga nakakatakot. Survey says, uy, mas mataas ang killer. Pass or play? Play. Let's do it. Sir James, balik muna tayo. Ruben? Maiba tayo. Meron bang plano na para sa bagong single? I'm sure maraming mga tiga-subaybay nyo nagtatanong. Yes, hopefully this year, maka-release na. Yan. So, in the works? In the works. Yun! Ako, in the works. Malapit na. Parang ito, malapit na makuha ang best answer dito. Kung ikukulong ka, anong klaseng tao kaya ayaw mo makasama sa selda? Magnanakaw. Magnanakaw! Nandiyan po ba magnanakaw? Uy! Magnanakaw. Sir Fritz, kung ikukulong ka, anong klaseng tao ang ayaw mo makasama sa selda? Yung may putok. Yung mabaho! Yung mabaho! Wala! Okay, Sir Cesar, kung ikukulong ka, ano kaya ang klaseng tao ang ayaw mong makasama sa selda? Mandurukot. Mandurukot. Parang gano'n na rin niya, magnanakaw. Pero baka ibang skill to mandurukot. Mas mabilis. Mandurukot! Wala! Sandwich, here's your time. Ito kaya, ano kaya ito? Kung ikukulong ka, anong klaseng tao ang ayaw mong makasama sa selda? Child molester. Child molester.
Mike, child molester, ano kaya yung sa'yo? Sa akin yung carnapper. Carnapper! Lego. Ako yung humihilik. Ayaw ko kasama yun. Maingay! Maingay! Okay, Rames, sa'yo ang final answer. Pwede kang pumili sa kanila or baka may sarili ka ring sagot. Kung ikukulong ka, ayaw mo yan. Klaseng tao ang ayaw mo makasama sa selda, Rames. Hindi ko to sagot, pero ito ang iniisip ng karamihan sa aking palagay. Hindi ko alam kung makakancel ako dito. Ito ang sagot, Mading. Okay, Mading. Alright, okay. Yun ang sa kanyang palagay. Pero survey naman ito. Nandyan ba ang kanilang sagot na Mading? Survey says... Wala! Okay, tignan natin. Let's see kung ano yung dinahulaan, everybody. Number 6, please. May sakit. Yung nakakahawang sakit. Number 5. Hangit. Number 4. Adik. Oh, di ba? And number 3. May topak. Di ba? Iba-ibang lasing sa kanto malabas. But anyway, standing ovation ka agad sa Q-Shade. Ito sa round na to, may 64 points na sila. Pero wala, gigil na maglaro ulit ang sandwich dahil sa kanila na daw ang round 2. At abangan natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Puso nating balik ng balik sa panonood ng ating game show. Salamat sa inyo. Yung mga taga-Tarlac niyo po ng Tarlac City, thank you for watching. Mga Negrense, mga Isabela, maraming salamat po. Mga Ilocano sa Lingayen, Pangasinan, thank you very much for watching. At mga Mindanaoans sa Maguindanao del Norte. Nako, alam niyo pag nakikita namin yung mga comments sa Facebook, YouTube, at kung ano pang ibang online accounts, para music to our ears po yan. Kaya... sobrang thank you. Ito, bagay na bagay sa episode natin. Speaking about music, kung saan tampok ang dalawang OG bands. OG bands, 21st century, and so far, Q-Shay's leading with 64 points. Kaya ito na, round 2. Tawagin natin ang dalawang gitarista, Diego and Vanex. Let's play round 2. Ayan na. Yun na yung mga pa-air guitar natin, pampaswerte. Top 7 answers are on the board. Magbigay ng trabaho madalas hinahanap sa mga classified ads na section ng dyaryo. Go! Diego? Accountant. Accountant? Ayan. Ganoon, di ba? Hinahanap, wanted. Wanted. Accountant. Oh. Accountant! Wala. Jawad? Nurse. Nurse. Wanted, nurse. Nandiyan ba yan? Survey says? Wala rin. Mike, ulitin ko. Go, Mike. Magbigay ng trabaho na madalas hinahanap sa classified ad section ng dyaryo. Electrician. Yan. Wanted, electrician. Survey says? Uy! Wala! Fritz, magbigay ng trabaho madalas hinahanap sa classified ad section ng dyaryo. Janitorial. Janitorial. Okay, isa-isa na natin. Survey says? Okay. Fritz, pass or play? Play. All right, let's play, Q-Shay. Let's play round 2. Balik mo tayo. Ito na, Cesar. Magbigay ng trabaho madalas hinahanap sa classified ad section ng dyaryo. Security guard. Security guard. Ando kaya security guard. Services. Wala. Okay, dalawa pang pagkakataon, Ruben. Trabahong madalas hinahanap sa mga classified ad section ng dyaryo. Hairdresser. Hairdresser. Survey says, wala rin. Standby to steal. Jovan. Driver. Driver. Isa-isa na natin. Nandiyan po ang driver. Yes. Got it. You got it, Fritz. Ano kaya? Madalas hinahanap sa classified ad section. Construction worker. Construction worker. Survey says, nandiyan. Hey, Cesar. Ano pa? Electrician. Electrician. Parang nabanggit na yata yung electrician. Electrician! Nabanggit na. Oh. Madalas na hinahanap na trabaho sa classified ad section ng dyaryo. Locksmith. 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 Mike? Sekretarya. Sekretarya. Diego? Cook! Cook! Oh, ito mga suggestion para kay Rames. Rames, ito ha. Ano kaya sa tingin mo? Yung mga nansa sa dyaryo parate,
Lalo na dati, nung marami pang mga nagpapasasubscribe sa Jaryo, di ba? Nakikita natin yan. Trabaho na madalas hinahanap sa classified ad sector. Ito, kaka-hire lang ni Mike, sekretarya. Sekretarya! Okay, kaka-hire lang. Doon mo rin nahanap yun. Oo. Doon mo rin nakakita. Ito na, sekretarya! Boom! Ha, from experience, ano kaya mga hindi natin nakuha? Everybody, number 6, please. Factory worker. Number 5. Sales, mga sales lady siguro. At ito, ano kaya top answer dito? Yaya kasambahay. Mas nagiging exciting ang laban dahil may 36 points na rin ang sandwich. Pantapat sa 64 na touche. Ito, sunod na ang round kung saan may isang team na hahataw dahil double points round na yan. Kaya tutukan natin yan sa pagbabalik ng Family Feud. Dalawang bands, ang sandwich at ang touche. Pero siyempre, kulitan tayo muna tayo kasama ang ating very lively studio audience. At pero tayong maliit na survey question. Isang simpleng survey question para sa inyo. Eto, sabi nila masarap daw maging jowa ang taxi driver kasi habang tumatagal ang biyahe, eh nagmamahal. O, parang ganun. So itong tanong, bukod sa taxi driver, sino pang gusto nyo kayong maging jowa? Parang ganun. Ikaw muna. Anong pangalan? Anong pangalan mo? I'm Peter Salueta. Yes, Peter Salueta. Ano ang kasagutan mo? Para sa akin, ang favorite ko is teacher, sir. Teacher? O ba teacher? Kasi kapag hindi ka marunong mag-ano, tuturuan ka nila. Anong mag-ano? Tuturuan ka nila magmahal. Ah, okay. Nakaway mo naman. Okay, sino pa? Okay, what's your name? Maxine. Maxine, okay, Maxine. Oh, ano ba? Sino ba ang gusto mo maging jowa? Kartero po. Oh, postman. Ah, bakit postman? Ba't kartero? Araw-araw pong may love letter. Ah! Sino na? Sino pa yan? Kartero. Oh, last na lang. Ano? Sino at ano ang gusto yung maging jowa? Oh, eh, tinuturo ka na niya. Ano? Doktor po. Ba't naman doktor? Para po araw-araw ako magpapaturo. Papaturok ng ano? Bakuna? Opo, bakuna. Ah, para hindi magkasakit. Okay talaga. Grabe. Okay ah. Anyway, balik na po tayo sa game. Nag-ahabol ang sandwich with 36 points. Habang leading naman ang QC with 64, eto, magpapasikat ang drummer na si Mike D. At ang bassist na si Fritz. Let's do it. Come on. Let's play round 3. Yeah. Good luck. Double points. Top 6 answers are on the board. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan? Mike. Kili-kili. Yon! Kili-kili! Services! Top answer! Mike, pass or play? Play. Play tayo. Okay, let's go, Mike. Kili-kili. Kapag mainit ang panahon, Hong, anong body part ang madalas pagpawisan? Likod. Likod, yan. Lalo mga bata. Services. Yes, sir. Brains. Sing it. Yeah. Sing it! Yan. Sing it! Diego, kapag mainit ang panahon, anong body part kaya madalas pagpawisan? Noo. Noo. Alright, noo. Nandiyan ba ang noo? Wala. Mike. Ulo. Ulo! Baka yun. Pero iba rin yung noo. Dito lang eh. Services. Meron. Mom? Bumbunan. Bumbunan. Services? Wala. Okay, last. Kasi kasama na rin sa ulo yun. Rames, back to you. Pero bago yan. Siyempre, marami nag-aabang dito sa 2024 sa banda ninyo. Ano bang aabangan nila? May mga bago ba tayong pwedeng i-offer sa kanila? May bago kaming labas na awit. Yun! Tinawag naming Morena. Morena. Love song namin sa Pilipinas. Wow. At ito'y available na sa Spotify. Nakalabas na. Yan! Lumabas Morena. Na. Yun! Ako, stream na natin. Morena! Morena. And back to the question. Kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan, Rains? Paa. Woo. Paa! Services? Wala! Paasa! Cesar. Kamay. Pag mainit ang panahon, body part ang madalas pagpawisan? Kamay. Kamay. Fritz? Leeg. Leeg.
Jivan? Ilong. Ilong. Okay, Ruben. Ito ah. Uulitin ko, kapag mainit ang panahon, anong body part ang madalas pagpawisan for this round, Ruben? Leeg. Okay, leeg. Hinihili nila ang leeg. Ansa kaya ang leeg? Para sa round na ito, services! Alamin natin kung nandiyan ang leeg sa pagbabalik ng Family Feud. Guys, may i-request lang ako, lalo na sa mga manonood, na sana wala nang patayan ng TV hanggang mamaya sa Amazing Earth. Kasi special guest natin si Clea Pineda na napapanood natin doon sa Abot Kamay na Pangarap. Kasama ang kanyang girlfriend na si Kat. Kasi magka-camping sila sa Sambong Peak in Tanay, Rizal. Ako, napakagandang lugar na yon, napakagandang adventure ang itatampok namin para sa inyo. Parang dito, puro adventurous and fun ang moments or episodes natin. Kaya gumawa po kami ng paraan para mabalik-balikan ninyo. Meron po tayo yung mga official accounts natin sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, pati na rin sa Instagram. Naku, ang daming choices para makapanood kayo. Kaya please like, please comment, and please share. Kagaya sa episode na ito, i-like nyo, i-share nyo. Kanina tinanong natin, you could say, kapag mainit ang panahon, ano kayang body part? Ang madalas pagpawisan, ang sagot ay leeg. Leeg. Tignan natin kung tama yan, dahil kung tama yan, yes! Makukuha nilang round yes! nito. Leeg! Alright, let's see. Meron pa tayong isa. Everybody, number four, please. Mukha. After three rounds, narito ang scores. Naghahabol with 36 points ang Sandwich, leading with 190 points at Touché. Tatapusin na natin to. Let's go, Mom. Let's go, Sario. Eto na, final round. Triple points. Kayang-kaya pang humabol. Top four answers are on the board. Sa mahabang biyahe by land, bakit kayo nagsa-stopover? Go! Mong! Naiihi. Naiihi! Ito, mahabang biyahe. Sabi by land, pero hindi natin alam kung sa kotse ba yan, sa bus, sa motor, basta by land. Yun ang tanong, bakit nag-i-stopover? Dahil naiihi! Top answer, Mong. Pass or play? Last round. Play. Let's go. Let's go. Let's play the final round. Mong, balik na tayo. Eto na. Tatlo na lang. Dreams, mahabang biyahe by land. Bakit ka nagsa-stopover? Sumali kami dito kasi akala ko family food. Ang sagot ko, kumain. Kumain! Yon! Kasi nagugutom. Utom. Yon, siyempre. Kumain. Boom! Nice one, Dreams. Diego, mahabang biyahe by land, ba't kayo nagsa-stopover? Malamang naubusan ka na ng gas, magpagas! Magpapagas! Wala. Okay lang, dalawa pang pagkakataon. Mike D, sa mahabang biyahe, bakit kayo nagsa-stopover? Gusto mo mag-stretch, mag-unat. Mag-uunat! Nandiyan ba yan, mag-uunat? Boom! Yes! Mong, one last to go. Huwag na perfect yun, automatic, panalo na kayo. Sa mahabang biyahe by land, ba't kayo nagsa-stopover, Mong? Para mag-picture. Ay, para magpipicture. Tama ba? Pag tama to, tama tapos to. Na usapan for the win. Nandiyan ba ang magpipicture? Wala! Okay. Okay. Ishay, mag-usap na kayo kung ano kaya ang sagot na to. Usually, pag nagbabiyahe kayo by land, gano'ng katagal ba? Mga 4 or 5 hours? More? More or less, 5 hours. Pag south, mga more pag north. Pag north, no? I'm sure marami kayong mga pinunta mga probinsya sa atin sa norte para mag-perform. Pero one last chance, Rames, sa mahabang biyahe by land, bakit kayo nagsistopover? Magpagawa ng kotse. Para magpagawa ng kotse? Na flat specific. Okay na yun, para magpagawa ng kotse. Magsistopover para ipagawa ang kotse. Nandiyan ba yan? Para magpagawa ng kotse. Wow! Ang ating final score, Sandwich, 333 points, Touché, 190. Maraming salamat. Maraming salamat. Ruben, palakpakan po natin ang Touché. At syempre, nakakahabol. Akalaan mo? Akalaan niyo yun.
You've just won 100,000 pesos. Yeah. At ito, dodoblin pa natin sa Fast Money. Rames, sinong dalawa maglalaro sa ating Fast Money? Ang hindi kinakabahan, si Mike at si Mong. Dalawang double M. M and M. Mike and Mong. Ito ang upuha na to kasi Fast Money round na sa pagbabalik ng Family Feud. Puro mga kachin. Mga naririnig na ni Mike D. Mike, eto na. Nanalo na kayo ng 100,000 pesos kanina. Yes. Subukan natin doblihin yan para maging 200,000 pesos. Si paring Bong, nasa waiting area sa likod. Kaya oras na para sa Fast Money. Kaya mo to. Sana. Oo. Sa estilo ng pagsasagot mo kanina, talagang... Kunyari lang yun. Matik. Matik. Good luck. Good luck, okay, Mike okay. D. Good luck. Limit 20 seconds on the clock. Minsan, hindi mo napapansing marami na palang naipong blank sa bahay mo. Barya. Buwan o month na perfect magbakasyon? March. Madalas itanong sa magkapatid na kambal. Pass. Topic na ayaw pag-usapan ng mga mister pagkasama si Mrs. X. Swerte raw pag napanaginipan mo ito. Ahas. Madalas itanong sa magkapatid na kambal. Sino sa inyo ang mas matanda? Mr. Mike D. Ito na, ito na. Sabi, minsan sa bahay, hindi mo napapansin, ang dami na palang naipong ganun sa inyo. Okay. Sabi mo, barya. Sabi ng survey ay, meron. Buwan o month na perfect magbakasyon, March, ang sabi mo. Survey says, yun, siyempre, summer. Madalas itanong sa magkapatid na kambal, sino mas matanda sa inyo? Survey says, yun. Yes! Topic na ayaw pag-usapan ng mga mister pagkasama si Missy, sabi mo yung ex. Survey says, yun, hanip. Swerte raw pag napanaginipan mo ito, sabi mo ahas. Sabi ng survey sa ahas ay... Roy, meron! Meron niya! 118, Mike D. 82 to go, let's welcome back, Mong! Pari Mong. Ito na, ito na. Bago tayo magsimula, baka meron kang mga gustong pabatiin, pampabuenas. Hi sa family ko. Yeah. Baka nanonood kayo. Of course. Good luck daw, good luck, Mong. Kayang-kaya mo ito. Si Mike D. ay nakakuha ng 118 points. Wow. Tough act to follow. Pwede. 82 na lang. 82 na lang kailangan. Okay. Alright? Okay. You can do this! Okay. May kita ng viewers ngayon yung sagot ni Mike. Give me 25 seconds, please. Ready na si Mo. Minsan, hindi mo napapansin. Marami na palang naipong blank sa bahay mo. Go. Kalat. Buwan o month na perfect magbakasyon. April. Madalas itanong sa magkapatid na kambal. Magkapatid ba kayo? Topic na ayaw mapag-usapan ng mister kasama si Mrs. Gastusin. Swerte raw pag napanaginipan mo ito. Pera? Let's go, Mong! Dito natin umpisahan. Ito sabi. Swerte raw kapag napanaginipan mo ito, ang sabi mo, pera. Tapos hindi ka pa sure eh. Parang, pera? Pero tingnan natin kung ilang puntos ibibigay sa inyo. Ang sabi ng survey ay... That's a top answer, my friend! Yes, sir! Top answer! Topic na ayaw pag-usapan ng mga mister pagkasama si Mrs. Ang sabi mo ay gastusin. Ang sabi ng survey ay... Ang top answer ay babae. Madalas itanong sa magkapatid na kambal, magkapatid ba tayo? Ang sabi ng survey ay... Pati na lang! Ang top answer ay, sino mas matanda? Nakakuha ni Mike D. Sino mas matanda? Dalawa na lang. Buwan o month na perfect magbakasyon, sabi mo, April. Medyo Holy Week to, di ba? Ito yung kadalasan. Ang sabi ng survey ay... Top answer! Sagot mo na sa number one, yung kalat, top answer din yun! Congratulations, Sandwich! You've won a total of 200,000 pesos! Wow! Wow. Guys, wow. Rames, ano masasabi niyo sa inyo nga pagkapanalo ngayon? Congratulations! Yes, sir! Maraming salamat and congrats sa inyo! Thank you! Nanonood ang mga nanay namin. Iyon! Hi, Ma! Iyon naman! Grabe, from behind! Yes. At siyempre, guys, you say maraming salamat for being here with us.
Muli, gusto ko sanang imbitahan natin yung mga, I'm sure, mga milyon-milyon yung mga tagahangat fans para suportahan ang inyong bagong musika, yung paparating ninyo this 2024, Ruben. Yes, invite ko lahat na please, adyo kami lang sa Facebook, Instagram, and YouTube channel po namin, Q-Shea Official, para ma-release po namin yung bagong single, videos, dun po lahat. So. Yeah! Muli, maraming salamat, guys. Maraming salamat. Thank you, thank you. And of course, may 20,000 pesos din kayo para dun sa charity. Rames, ano ba? Kanino nyo ba ibibigay ito? Dahil mga tatay kami lahat sa Little Brave Hearts, mga batang may cancer. Little Brave Hearts, sa inyo po ang 20,000 na winnings ng ating team ngayon. Kaya maraming salamat sa inyo. Again, one last time, pare, yung inyong single, out na dito sa Spotify. Mas importante yata dong birthday ng tatlo sa amin ngayong February. Uy, sige! Oo naman, happy birthday! Birthday. Happy birthday celebration! Si Myrene, wala ngayon dito, pero happy birthday! Maligayang karawa. Our new song is called Morena. Morena! Yan, Morena! Woo! Muli, maraming salamat, Pilipinas! Nako, abang-abang po sa Amazing Earth mamaya ha, para masaya ang umpisa ng weekend ninyo. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!